Hi, blessed day everyone. Muli po ating tuklasin ang mga kalooban ng Diyos para sa atin. Minsan sa buhay natin, hindi na natin alam kung saan at paano tayo magsisimula. Pero kailangan natin maging malakas sa ating pisikal at espiritual na buhay. At kailangan nating kumain, merong pagkain para sa kaluluwa at para sa pisikal na katawan. At ayon nga po sa Mateo, Kabanata 4, Talutod 4, sinabi ng Panginoong Jesucristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. At sana po tayo ay magsimula lagi sa Diyos nang may pagpapasalamat, pagsamba, pagpupuri at panalangin para sa buong araw ng ating buhay na kahaharapin. At tayo ay magpatuloy sa buong araw ng ating buhay na may pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos at magtapos ang araw natin sa Diyos nang may pagpupuri, pasasalamat, pagsamba at pananalangin. Yan po ang dapat nating nagiging basic lifestyle everyday. At dito nga po sa magandang balita na ating aaralin today, babasahin, pakikinggan at tatanggapin, makikita natin, matutuklasan natin kung paano nga ba muli nagsimula ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Tara, samahin niyo po kung muli magbasa ng nilalaman ng Biblia. Isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ito po yung muling pagkabuhay na ng Panginoong Jesucristo. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit, may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hallelujah sa mensaheng ito na ating tinanggap. In verses 16 to 17, the disciples meet Jesus at Galilee. Ito po yung muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo at muli nakipagkita siya sa kanyang mga disipulo. At hindi kailanman nalimutan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad o mga disciple. At ito nga po ang kanyang ginawa. Muli silang pinaalalahanan ng kanyang mga salita. At ang iba sa kanila ay maaaring hindi na alam kung paano sila muling magsisimula bilang mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Marahil dahil nag-aalala sila, natatakot sila at nag-aalinlangan na isagawa ang mga inutos ng Panginoong Jesucristo dahil nakita nila kung paano ang pahirap na ginawa ng mga pinuno ng mga templo o mga pinunong pari sa Panginoong Jesucristo at ng mga tao. Kaya po siguro yung iba sa kanila ay natakot na sundin ang inutos sa kanila ng Panginoong Jesucristo. Kaya muli silang binalikan ng Panginoong Jesucristo at may sinabi po sa kanila. Ito po yung pinakamagandang salita ng Panginoong Jesucristo na matatanggap natin sa buhay natin. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Ang kapangyarihan po ay ibinigay sa Panginoong Jesucristo. At dito po makikita natin na may inuuto siya sa kanyang mga alagad. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito pong utos na ito ay isang instruction kung ano at paano sila muling magsisimula sa kanilang dapat gawin na naaayon sa kalooban ng Diyos. At sinabi nga po ng Panginoong Jesucristo na turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po ay may instruction na ibinigay ang Panginoong Jesucristo kung ano ang kanilang gagawing pasimula.
At may pangako po ang Panginoon sa kanila na sinabi, si Jesus po ay laging kasama ng kanyang mga alagad. At dito po nakita natin kung papaano ninanais ng Panginoon sa Kristo na patuloy na maisagawa ang kalooban ng kanyang Ama sa Langit sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. And I believe sa buhay mo, sa buhay natin, nais ng Diyos na magpatuloy ang layunin niyang ito. Nais ng Diyos na patuloy nating magawa ang kanyang kalooban. Patuloy tayong magbahagi ng salita ng Diyos at ituro natin ito sa ating kapwa. At kapatid, kung hindi mo alam kung paano at saan magsisimula, narito po ang solusyon. Tayo ay magsimula sa Diyos at sa kanyang mga salita upang tayo ay mayroong maituro sa ating kapwa at maipamuhay din natin ang mga utos, instruction, mga katuruan at halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. I believe ikaw at ako, lahat tayo na naniniwala sa Panginoong Hesukristo ay tinatawag niyang mga alagad niya. Hallelujah! God bless you, your family, and your friends. Remain in God and in His words. Magtatagumpay ka kung ikaw ay magsisimula sa Diyos. Hallelujah! Lagi kang magsimula ng may salita ng Diyos at ang pag-asa, katagumpayan ay mananatili sa iyo. Magtatagumpay ka sa bawat araw ng buhay mo. Magsimula ka sa Diyos at magtapos ka sa Diyos ng bawat araw ng buhay mo. See you again. Thank you for watching. To God be all the glory, honor, and power. God bless you, your family, and your friends. Stay connected to God and to His Word. Hallelujah.